Imbis na maging masaya sa balik eskwela, panlulumo ang nadama ng mga estudyante ng Kolehiyo de San Lorenzo sa Quezon City. Bigla kasing nag-anunsyo ang paaralan na magsasara na ito dahil sa financial problem. Kakaunti raw kasi ang nag-enroll. Magbabalita si Jenny Dongon. Nauwi sa sigawan at iyakan ang unang araw sana ng klase sa Kolehiyo de San Lorenzo sa Quezon City. Ang paaralan kasi biglang nag-anunsyo na magsasara na ito, bagay na hindi matanggap ng mga mag-aaral at mga magulang. Hanggang noong Biyernes kasi nagpapa-enroll pa ang eskwelahan. Isa sa mga nanlumo ang working a third year psychology student na si Aisha. Wala man lang pong notice sa amin na may ganung mangyayari. So, makakagalit po talaga. Paliwanag ng pamunuan, nagkaroon ng financial problem ang paaralan. The board did not want to close. But unfortunately, because of financial liabilities, it is now forced to close. Inintay sana po yung rolis, hindi umabot sa kailangan nila para mag-sustain yung financial stability. Handa naman daw ang pamunuang i-refund ang matrikula at hanapan ng malilipatan ang mga estudyante. Pero dismayado pa rin si April na may anak na graduating student sa eskwelahan. Wala silang concrete plan. Wala. So nagsuggest yung parent, sabi nila pwede bang ganito, i-relay po namin sa admin. Pinag-enroll yung mga bata at mga magulang ng utang para lang kahit ang mga guro, nag-aalala rin sa mga apektadong estudyante. Kaya nakiusap silang kahit patapusin muna ang graduating students. Because if they will be transferring to other school, those who are entitled for Laude or Latin honors will already be disqualified because of the requirements of residency. Tingin nila may kinalaman ang pagsasara ng paaralan sa umano'y bentahan ng lupa kung saan nakatirik ang eskwelahan. CHED and DepEd will enter into play because practically the school cannot formally close without approval of the CHED. And aside from the CHED, there's also the DOLE as regards to the employee. Sabi ng Department of Education, wala pang abiso sa kanila ang Kolehiyo de San Lorenzo tungkol sa pagsasara. Titingnan lang po natin kung anong tulong magagawa ng Department of Education kung sakaling under po ng jurisdiction ng mandato ng Department of Education. Sinusubukan din nating kunan ng pahayag kaugnay sa isyu ang Commission on Higher Education. Para sa 1PH, Jenny Dongon, News 5.